Dinasura ng Commission on Elections ang dalawang disqualification cases laban kay Camarines Norte Governor Egay Tallado kaugnay sa muling pagtakbo nito bilang gobernador ng Lalawigan sa halalan ngayong Mayo taong kasalukuyan. Batay sa promulgation ay nilabas ng former 1st Division nitong Biyernes at 18 ng Pebrero ay hindi nito kinatigan ang mga petitioners na si Lilia Rascon Lopriago at si former Jose Panganiban Mayor Ricarte Dong Padilla na kandidato rin sa pagkagobernador ng Lalawigan. Ito ay masusing ipinaliwanag ng legal counsel ni Governor Tallado na si Attorney George Garcia sa panayam ng DZRH ngayong umaga. Pero magkaganon pa man, ay hindi naman ito makakaapekto sa kanyang pagtakbo. And therefore, yung kanyang pangalan ay hindi naman maaalis na sa balota sapagkat naka-imprenta na ito. Tama po kayo, Sir Henry, sapagkat una po, ang pagpa-file ng petisyon laban sa isang kandidato ay hindi makakapigil sa kandidato na yan na ang kanyang pangalan ay ma-print sa balota. Number one, number two, sa kasalukuyan po, nagpiprint na ang COMELEC ng balota sa National Printing Office at malamang lamang naman po, base rin po sa lumalabas sa website ng COMELEC, ay kasama na po ang pangalan ni Governor Egay Tallado. At pangatlo po, syempre dahil nga sa lumabas na desisyon na ito, ay di nangangahulugan po tama ang aming pinaglaban, tama ang aming posisyon na talagang si Governor Egay Tallado ay may karapatan pa na tumakbo dito sa darating na halalan ng 2022. Maliwanag po ito, Sir Henry, liniliwanag po natin. Sabi ng Korte Suprema, dalawang klase ang suspension. Isang suspension bilang penalty at isang preventive suspension. Para po sa ating mga kababayang mga local official, nangangahulugan po kapag ka ang suspension ay preventive suspension lang, yan po ay hindi makaka-interrupt ng 3 consecutive term. Subalit, kapag ka ang suspension na iginawad halimbawa ng Office of the Ombudsman o ng Court of Appeals halimbawa ay suspension as a penalty, parusa mismo, yan po ay makakaudlot o makaka-interrupt ng 3 consecutive term. At saka baka maging ano ka na, perpetual disqualification na, kakahinatnan mo niyan. Opo, ang sinasabi po, Sir Henry po, ng mga, siyempre ng mga ibang tao at nire-respeto po natin sila, sobra po natin silang nire-respeto, ay sasabihin po, wala nang katapusan sa kakapanungkulan ng isang tao samantalang nakalagay dapat tatlong magkakasunod na termino lang po. Tama po yan, ako po yung nag-a-agree sa ganun. Pero papaano naman po, kung yung pagkakaudlot ng termino ay hindi naman niya kakagawan, hindi naman niya kasalanan, wala naman siyang, hindi naman voluntary sa part niya. Paano po kung ito ay naudlot dahil involuntary sa part niya? And therefore po, dapat po doon ay hindi naman yung reward, pero dapat naman bilang pagkilala sa ating batas na ito ay dapat termino, then dapat entitled pa siya doon sa susunod na term. Sa bandang huli, kung ang isang kandidato ay nahaharap sa disqualification, sa bandang huli, ang mamamayan ang magsasabi, hindi lang naman yung disqualification ang titingnan nila, talaga bang sila ay sila ang dinidikta ng puso ko at ng isip ko. Alright. Maraming salamat, Attorney George Garcia. Good luck kay Governor Tallado at sa mga mamamayan ng Camarines Norte. Maraming salamat po, Sir Henry, at maraming salamat. Thank you. Si Attorney George Garcia, abogado ho ni Camarines Norte, Governor Egay Tallado. Samantala, pinahayag naman ng Provincial Legal Officer ng Camarines Norte na si Attorney Don Colvera na maaring gusto lamang lituhin ni former Mayor Dong Padilla at ng mga kalaban sa politika ni Governor Tallado ang publiko dahil naman nalalapit na ang eleksyon. Impact yung decision nga po ng Supreme Court ay naging final na, no? In executory. Kaya nga, ang iniisip namin, baka gusto lang nilang lituhin or siraan si Governor Egay dito. Dahil kung babasahin niyo po talaga yung desisyon, kahit ang ordinaryong mamamayan na makapagbasa ng desisyon ng Supreme Court, malinaw na wala na pong basehan itong mga kasong ito. So, in fact, may mga nakikita pa tayo na sa social media na may isang kandidato dyan, nagsasabi pa may madi-DQ, mga ganon. Well, although hindi namin po yun iniisip dahil alam namin na magiging desisyon ng court, ay idinaan po namin sa tamang proseso. Nanawagan din si Attorney Colvera na hayaan na lamang na ang tamang proseso ang pairalin at taong bayan na magdesisyon sa pagpili ng iboboto sa pagkagobernador, hindi anya na maghahain ng kaso upang manira na sa bandang huli ay nananaig ang batas na pabor kay Governor Egay Tallado.
Hayaan na lang po natin yung tamang proseso ng eleksyon ang masunod. Hayaan natin yung taong bayan yung magdesisyon para sa eleksyon na ito, no? Although nakahanda naman po kami lahat, naharapin kung ano man po yung mga apila na gagawin or motion for reconsideration ng kabila. Pero ito lang po yung malinaw na sinasabi ng COMELEC at malinaw na sinasabi nung nakaraang desisyon ng Supreme Court na itong termino na ito ni Governor Egay 2019 to 2022 ay unang termino, at kung sakaling pala rin po siya ay magiging pangalawang termino po ni Governor Egay. Noor Chabarga, BHTV News.